kailangan lang nating sipagan mga kamangyan. Dahil sa panahon ngayon ay maganda ang pag-aalaga ng kambing. Malaki ang income na makukuha natin, lalo na kung marami ang ating alagang kambing at nakakabenta tayo buwan-buwan. Dito sa... Mga kamangyan, habang nagpapakain tayo ng ating mga alagang baboy, ay biglang nanganak ang ating alagang kambing na si Tasya. Kaya napatakbo tayo dito sa kulungan ng ating mga kambing. Mabuti na lang at naagapan natin dahil napulupot na ng tali ang leeg ng bagong anak na kambing. Dalawa ang ipinanganak ni Tasya. Okay naman at malulusog. Ngayon ay 10 na ang ating mga alagang kambing. Patuloy pa nating padadamihin itong mga alagang kambing natin. Nang sa ganun, bukod sa ating mga alagang baboy, ay makakakuha rin tayo ng income dito sa ating mga alagang kambing kapag marami na sila. Dahil dito sa pag-aalaga natin ng kambing, ay wala naman tayong gastos na nilalabas para sa kanilang pagkain. Hindi na tayo bumibili ng feeds para ibigay dito sa ating mga alagang kambing dahil native ang ating alagang kambing. Gagastos lang tayo ng tali kapag malaki na ang kanilang mga anak at nakakaperwisyon na sa ating kapitbahay. Ang kailangan lang natin ay sipag sa pag-aalaga ng kambing, lalo na kung maulan at may bagyo. Kailangan na lagi silang mayroong pagkain. Dahil isang araw lang na hindi mabigyan ng pagkain ang inyong mga alagang kambing, ay papayat agad ito at baka magkasakit pa dahil may stress sila. Mga kamangyan, paano ba natin mapapabilis agad na maparami ang ating mga alagang kambing? Sa mga nagpaplano pa lang at gusto rin mag-alaga ng kambing, ang suggest ko kung bibili kayo ng kambing ay yung buntis na at malapit na ang manganak. Para buwan lang ang bibilangin ay madadagdagan agad ang inyong mga alagang kambing. Kung maganda naman ang lahi ng kambing na nabili nyo ay nanganganak ito ng 2 hanggang 3. At ang lalaki na anak ay palalakihin nyo hanggang 4 months to 5 months. Kung umabot na ito ng 20 kilos ay ibenta nyo na mga kamangyan at ibilin nyo ulit ng kambing na buntis para madagdagan na ang inyong inahing kambing at ilang buwan na lang ay manganganak rin ang kambing na binili nyo. Ang anak naman na babae ay papalakihin nyo rin at gagawing inahin. Ang kambing naman mga kamangyan ay nanganganak ng 3 beses sa loob ng 2 taon. Kung ang inaalagaan nyo na kambing ay nanganganak ng 2 hanggang 3, ay magandang lahi ang inyong alagang kambing. Pero kung manganak ito ng 1 lang, oobserbahan nyo mga kamangyan. Titingnan nyo sa 2 hanggang 3 kung 1 pa rin ang kanyang ilalabas na anak. Ibenta nyo na ito kapag 1 pa rin ang kanyang nilabas na anak. At ang pinagbintahan ay ibili nyo ulit ng inahing kambing, yung buntis na ulit. Pagkatapos naman manganak ang ating mga alagang kambing, 2 months to 3 months, ay maglalandi ulit ito at pwede na nating pakastahan. Kahit buntis na ang ating alagang kambing, ay nagpapadidi pa rin ito sa kanyang mga anak hanggang 4 months. Pagdating ng 5 months, simula nang siya ay makastahan, ay manganak ulit ang ating alagang kambing. Dahil 150 days lang naman, bago manganak ang ating alagang kambing pagkatapos niyang makastahan. Kaya mabilis lang natin itong maparami. Habang nagpaparami naman tayo ng ating mga alagang kambing, kailangan na nagtatanim na rin tayo ng mga halaman na pwede nating ipakain sa ating mga alagang kambing. Para hindi na tayo mamroblema kapag marami na sila, marami na rin tayong maibibigay na pagkain. Dahil ang isang kambing, kailangan na sa loob ng 1 araw, makaubos ito ng 4 kilo hanggang 5 kilo ang pagkain. Kailangan lang nating sipagan mga kamangyan. Dahil sa panahon ngayon ay maganda ang pag-aalaga ng kambing. Malaki ang income na makukuha natin, lalo na kung marami ang ating alagang kambing at nakakabenta tayo buwan-buwan. Dito sa lugar namin mga kamangyan, ang presyo ng kambing kung ibibenta natin ay 250 per kilo sa buhay kung ito ay lalaking kambing. Pero kapag babaeng kambing naman
ay 220 ang kilo. Mabilis pa nating naiibenta dahil maraming naghahanap ng kambing na katayin kahit alagain. Lalo na sa panahon ngayon, uso na naman ang ASF sa mga alagang baboy. Yung iba ay hindi na muna bumibili at kumakain ng karning baboy. Mas gusto nila ang kambing. Kahit pa naman dati nung wala pang ASF, ay mabenta rin naman ang kambing. May mga restaurant na i-deliver mo lang ang kambing ay bibilhin na nila. Pwede rin natin itong i-post sa Facebook para buyer na lang ang pupunta sa lugar natin. Bukod pa dyan, ang naghahanap talaga ng kambing na panghanda nila sa okasyon. Dahil special ang okasyon kapag mayroong putahe na karning kambing. Kaya walang problema sa buyer ng ating mga alagang kambing. Kahit marami na ang ating mga alagang kambing na ating ibibenta. Ito namang bagong panganak natin na kambing na si Tasya ay ipinalit lang natin yan mga kamangyan sa anak na lalaki ni Belma. Dahil parehas na lalaki ang anak ni Belma at kailangan na madagdagan ang ating mga inahin. Yun nga lang yung nakuha natin itong si Tasya ay yun rin ang time na nagpakasta itong si Tasya. Kaya naghintay pa tayo ng 5 buwan bago ito manganak. Pero sulit naman dahil 2 ang kanyang anak at magandang lahi itong si Tasya. Sa ngayon mga kamangyan ay hindi na muna natin ilalabas itong si Tasya. Dito na muna siya sa kulungan dahil kakapanganak pa lang. Dahil delikado kung ilalabas natin, amoy dugo pa kasi sila, baka kainin ng aso, bayawak o ahas. Babantayan din muna natin. Pwede kasi silang mapulupot dito sa tali ni Tasya. Pero 5 days lang naman yan mga kamangyan. Kapag nakakalakad na at nakakatakbo-takbo na sila, ay kahit hayaan na lang natin. Itong ibang mga alagang kambing natin ay nilabas na natin mga kamangyan. Mainit na rin at wala nang hamog ang mga damo. Dito lang tayo nagpapakain ng ating mga alagang kambing sa mga bakanting lote. At lahat ng mga alagang kambing natin ay kailangan na nakatali dahil baka tumawid ng kalsada at masagasaan ng sasakyan. Yan ang mga alagang kambing natin mga kamangyan. Naitali na natin sila lahat. Babalikan na lang ulit natin mamayang 11 para ilagay natin sa malilom. At mamayang 2 naman ay pwede na natin silang ilagay sa may mga damo na makakain nila. Dahil kaya na nila ang init ng araw. Ngayon ay kukuha naman tayo ng pagkain ni Tasya. Ito ang ibibigay natin, ipil-ipil. Maganda ito sa bagong panganak na kambing. Ibigay na natin mga kamangyan kay Tasya. Yan mga kamangyan, nabigyan na natin ng pagkain si Tasya. Umaya kapag naubos niya na itong binigay natin na pagkain, ay papalitan ulit natin. Tatanggalin natin itong nilagay natin at lalagyan natin ng panibagong pagkain niya. Kailangan na lagi siyang mayroong pagkain dahil hindi pa natin pwedeng ilabas itong si Tasya. At para maraming gatas din ang maibigay niya sa kanyang mga anak. Yan mga kamangyan. Sa mga nagpaplano pa lang at gusto rin mag-alaga ng kambing, sana ay nakakuha kayo ng idea at may natutunan kayo kung paano natin mapabilis na maparami ang ating mga alagang kambing. Dahil ang pag-aalaga ng kambing ay magandang pagkakitaan. Ano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa akin channel, maraming salamat po. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, kung nagustuhan nyo po ito, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe,
At pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!